Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So walang duda na ngayong finals nga ay napakaganda ng pinapakita ni Steph Curry. At isang ang tinututukan ng madami sa finals na ito ay ang comparison sa kanila ni Kevin Durant. Dahil hanggang ngayon nga ay may debate pa din sa kung sino ba talaga ang best player sa Warriors nang magkakampi sila. Sa kung sino ba talaga ang mas may kailangan sa isa't isa. Dahil may mga nagsasabi nga noon na kailangan umano ng Warriors si KD upang makabalik sa finals at magkampiyon, at binuhat umano nito si Steph sa dalawa ng sing-sing. Habang may iba din naman na nagsasabi na si KD ang may kailangan kay Steph at sa Warriors, dahil wala pa naman siyang sing-sing noong sumali siya sa Warriors habang si Steph nga ay meron na. Ganun pa man, base nga sa pinapakita ni Steph ngayong finals ay pumapabor sa kanya ang usapan na ito. Dahil madaming articles at balita ngayon ang lumalabas na nadudungisan umano ang legasiya ni KD dahil sa ginagawa ni Steph. Dahil napapatunayan nga nito na kaya nila kahit na wala siya. Habang si KD on the other hand ay na-shutdown at nawalis ng team na kalaban ni Steph ngayon. Si Kevin Durant ay nag-average ng 26.3 points, 5.8 rebounds at 1.8 made 3-pointers per game sa kanyang 4 games laban sa Celtics noong first round ng playoffs. Habang si Steph naman sa kanyang first 4 games ngayong NBA Finals laban sa Celtics, siya ay may average na 34.3 points, 6.4 rebounds at 6.4 made 3-pointers per game. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ang performance ni Steph ngayong finals ay may malaking epekto sa legasiya ni KD? Habang si Draymond nga mga kaibigan ay walang duda na makalat talaga ang performance ngayong finals. Siya ay may total lamang na 17 points at 18 personal fouls. 30% lang siya sa field at kahit isang 3 points nga ay wala pa siyang nagagawa. And at this point ay nagiging liability na nga siya sa opensa ng Warriors. Dahil basically pinapalibre na siya upang makapag-double team ang Celtics kay Steph o kaya naman kay Klay. At kapag magkasama nga sa loob ng sahig si Draymond at Kevon Looney ay nabibigyan ng luxury ang Celtics na ipagsabay din si Robert Williams at Al Horford. Dahil may dalawang player nga ang Warriors na hindi kailangan depensahan sa labas. Ngunit dito nga pumasok yung adjustment ni Steve Kerr. Nang ilabas niya si Draymond sa fourth quarter ay agad din na nilabas ng Celtics si Robert Williams. Dahil hindi nga sila makakasabay kung apat ang player ng Warriors na may tira sa labas at may dalawa silang big man. Matapos nga na umupo ni Draymond ay agad na gumawa ng run ng Warriors. Paliwanag nga dito ni Draymond na kung yun nga daw talaga ang kailangan upang manalo ay okay lang sa kanya. Well, sa game na yun mga kaibigan ay yun nga ang kinailangan ng Warriors at hindi dyan nagsisinungaling ang plus minus. So give credit nga kay Steve Kerr dahil hindi lahat ng coach ay willing na gumawa ng ganitong adjustment. Ang ibang ko ang isa sa mga pinakamahalagang player sa team mo sa fourth quarter ng NBA Finals with the risk of being down 3-1. At isa pang key adjustment na hindi napansin ng madami ay ang pag-angat ng minuto ni Kevon Looney. From 17 minutes noong third game, sa game 4 naman ay 28 minutes ang binigay sa kanya ni Steve Kerr. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!